Ayun mga pre, magandang araw sa inyo. Biyernes na naman. At matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag at exercise. Bago tayo mag jogging, almusal muna dito sa tabi-tabi. Dito lang muna ako nakaupo sa ano, sa may andan. Nakakuan na pala tayo. Ito pala yung ano, Roti Prata. Yung tawag nila na Roti Prata, pagkain ng mga Indian. Tinapay siya. Ginawa at prinito. Kaya masarap kainin dahil bagong luto eh. Naka 4 months na pala tayo doon sa ano, sa kumpanya natin. At ang bilis. Hindi ko lang namalayan. May 2 buwan pa para matapos yung provisionary period natin. Naghabol tayo sa kwan sa sistema nila dahil yung management ay mga Arabo. So sa construction ako lang yung nakapasok na Pilipino doon at lahat ng mga kasamahan ko ay mga ibang lahi, yung mga Pakistan, Indian at kung ano-ano pa, basta mga kalahi, Sudan, mga ganon. So maswerte din ako at nakapasok doon, pero hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin ako dahil siyempre iba yung ano nila, sistema. Mahabol tayo at na nakikibagay tayo sa lahat ng mga amo doon. Ito lang yung ano, yung buhay dito sa abroad. Kailangan marunong kang sumurvive. Mayroon ding ano, pwedeng gagawin, depende na sa sayo kung anong gagawin mo. Kaso yung mga katrupa ko wala na rin dito, na siuwi na, yung iba nagpurgod na rin. Ako na lang yata yung natitira. Ayaw umalis sa abroad. One hour later. Well, mga pre, tapos na akong magkape doon. At malamig pa rin. Ikot lang tayo dito sa paligid para maglakad-lakad at takbo. Malamig yung Rayuma ko, umaandar na. Iba na talaga pag umiidad. Dati yung mga ganitong lamig, ano pa eh, mainit pa sa akin to eh. Tuloy natin mamaya yung ano, exercise natin to, no? Update ko lang kayo doon sa pag-ikot natin. Sige mga pre, jogging muna ako. A few moments later. Nag-change route tayo mga pre. Kasi pasalubong ako kanina sa hangin. Medyo hindi ko kaya yung lamig. Napakalamig yung ano, ihip ng hangin kanina.
Kaya umiwas tayo at talikod natin yung hangin. Bumalik na lang tayo dun sa dinaanan natin kanina. Tagal-tagal ko rin hindi nakapag-exercise. Siguro mga ilang buwan din dahil siyempre sa lamig. Pero kung sa site, pag lumabas ako at mag-inspection, hindi na ako sumasakay ng sasakyan. Nilalakad ko lang muna para i-enjoy yung taglamig. Medyo malapit lang naman ang yung site namin, mga 1 kilometer away. Kaya kayang-kayang lakarin. Pero pag tag-init na, hindi na kaya yun dahil 10 meters pa lang pawis na yung singit mo doon sa init at saka humid. So mga ilang ilang buwan, siguro mga itong March, hindi pa, mga April yun, mag-change sa yung klima. Magra-Ramadan na rin itong March isang buwan yon hanggang April. So siguro may pagbabago rin yon sa schedule namin. Iwan ko kung gagawin yung schedule namin ng panggabi lahat, kasi yung mga Muslim hindi makakain ng umaga yon So baka gagawin nila ng panggabi yung trabaho namin. Tingnan na lang natin kung ano yung mga arrangement sa trabaho. Medyo hinihingal ako. Lakad pa lang yun. Medyo nakaka-recover na yung yung balat. Kasi kahit na may sunglass dito, dito lang yung maputi. Dito, nasusunog siya. Wala pa mga tao. Ako pa lang yung 1 hour later. Ayun, nakabalik na tayo sa area na namin. Ayun, nakabalik na ako sa area ko dito. At dito na lang ako ikot-ikot kasi medyo yung hangin dito ay hindi masyado makapasok dahil sa taas ng mga building. Doon kanina medyo open space doon . Parang mahirap magsalita ngayon sa sa video. Wala tayong alam na content kundi basta lang. Tuloy-tuloy lang. Mahaba-haba pa yung natin ng mga subscriber. Nung nakaraan naka 500 na ako pero bumababa na naman yung yung subscriber. Kinakat ng YouTube. So tuloy-tuloy lang na sabi rin ng mga ibang YouTuber ganyan talaga. Minsan nga pag nagbawas ka yung YouTube sa kanila, ang lalaki 200, sa akin at least mga 10-20 na, pero minsan nakapanghihinayang din . Siguro sana matagal na akong naging qualified sana dun sa YouTube na yan kung hindi lang nagbabawas. 1,000 subscriber lang naman ang kailangan at saka 4,000 na views, watch hours na. Dito muna tayo sa sa mainit para makapag kuha ng katawan. Yung pala natin . Sabi ng mga nakakakita sa akin mga kaibigan ko, medyo gumaganda-ganda na raw yung katawan ko. Medyo nakaka-recover na tayo.
na kasi nung mga nakaraang buwan nung hindi pa ako nakapagtrabaho, ang hirap, stress yung kalaban mo, hindi mo na mamalayan na ano yung katawan mo bumabagsak dahil sa stress. So pag stress pala yung kalaban mo, talagang ano ka, yung pumapayat. Ramdam ko rin yun na pumapayat ako dahil siyempre hindi ako nakakatulog, nakakaisip kung ano yung mga gagawin, at saka siyempre hindi lang kung anong gagawin, financially din kung paano makasurvive, na ano, medyo mahirap nung mga nakaraang buwan na yun dahil siyempre yung trabaho ay hindi pa maganda. Ngayon, medyo nakaka-recover na rin tayo unti-unti, at nakakabayad na paunti-unti sa mga utang natin. Hindi ba? Hindi pa. Pero tuloy-tuloy lang yan. Magbabayaran din yan. Ano ako, kunting lakad ko lang, parang hinihingal na ako. At saka nangangawit na yung kamay ko. Ito ulit ako may sa tabi lang ng bahay. Ito napakita ko rin to sa unang vlog ko dati. At kaya pinalit-balikan ko lang dito. Tatapusin ko na tong vlog ko dito, mga pre. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. Like, comment, and hit the notification bell para tuloy-tuloy ang pag-update ng mga videos ko sa inyo. Maraming salamat!